pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama, lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiupo po muna sandali ang lahat. Sa nakaraan pong isang linggo, nakatanggap ang ating mahal na ina ng laging saklolo ng 1,294 mga liham kahilingan at 1,868 mga liham pasasalamat. Sa mga liham pasasalamat na ito, 45 para sa pang-espiritual na mga biyaya, 6 para sa kapayapaan sa tahanan, 2 para sa katuwang sa buhay, 35 para sa kalusugan at pagaling sa karamdaman, 29 para sa kaligtasan sa mga sakuna, 1 para sa pagkakaroon ng anak, 8 para sa tulong na pang-pinansyal, 4 para sa pag-aaral, 6 para sa pagpasa sa eksamen, 2 para sa pagbiyahe sa ibang bansa, 11 para sa lokal na trabaho, 6 para sa trabaho sa ibang bansa, 1 para sa panglegal na biyaya, 4 para sa pangmaterial na biyaya, at 1,708 para sa lahat ng mga biyaya. Narito po ang 1 liham pasasalamat. Mahal na ina ng laging saklolo, taong 1984, pinakilala ka sa akin ng aking tatay. Pagkatapos ng klasiko sa high school, tuwing Miyerkules, ay nagsasadya ako sa Baclaran. Lumalakad ako ng paluhod patungo sa harapan ng dambana upang ihingi ng extension ng buhay ng tatay ko dahil sa sakit na cancer. Ilang beses sinabi ng doktor na 3 buwan na lang ang buhay niya, pero ilang taon ang binigay ng Panginoon sa tulong ninyo. Hanggang umabot sa paghingi niya sa amin, na hayaan na namin siyang magpahinga at pagod na siya. Lumapit kami ng kapatid ko sa 1 Miyerkules at hinayag na maaari nun niya siyang kunin. 1 linggo makalipas, kinuha na ninyo siya sa edad niyang 40 years old. Taong 2018, bumalik muli ako sa harap ninyo upang ipagdasal ang panganay ko na anak na matanggap sa universidad. Salamat at sinagot ang aking dalangin at sabay kaming humarap sa Baclaran upang magpasalamat. Taong 2019, humiling ako muli para sa 2 kong anak at di ninyo ako binigo. Natanggap din siya sa parehong universidad. Taong 2020, pandemic, patuloy ang pagnonobena ko sa inyo ina. Salamat sa live streaming. Taong 2021, inatake sa puso ang asawa ko. Kahit 90% ang baras sa 3 ugat niya, niligtas niyo siya at nagulat kami sa laki ng biyaya na binigay ninyo sa amin. Maraming tumutulong kahit hindi kami humingi. Taong 2022, nilapit ko uli sa inyo ang aking bunso at muli niregaluhan niyo kami ng biyaya at natanggap din ang bunso kong anak sa parehong universidad
ng kanyang kuya at ate. Sa panahon ng pandemic, hindi ako nakabisita sa kadahilanan ako ay nagka-COVID, isa kong comorbid, at madaling mahawa at manghawa. Pero ako ay nagpapasalamat ng personal dahil ako'y ligtas na sa COVID. Hindi sapat ang habang buhay na pagnonobena at hinding-hindi ako magmimintis ng isang Miyerkules. Maraming salamat po, mahal na ina ng laging saklolo, taos pusong nagmamahal, at ang sulat po ay may lagda. Tumayo na po ang lahat at awitin natin Birhen Maria tala sa umaga. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus si binigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahagi na mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila, tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila.
Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng narito ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bikisin ang sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugayin ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ng aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaghing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami, katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na paumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kami maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami.
upang lahat kami ay makatugon sa mga hamon ng paghihirap na dulot ng pandemyang COVID-19 na may lakas ng loob, pag-asa at suporta para sa bawat isa. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa na mga obispo at mga pare. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga hangarin. Sabay-sabay po. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linis ang Birheng Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia. Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linis ang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan,
ay makapiling kami ng iyong anak, magpakailanman. Amen. Tumayo na po ang lahat at awitin natin, Birhing Mahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga pagkukulang upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Butihin at mapagmahal na Ama, ibinigay mo sa amin si Maria, ina ng iyong banal na anak, bilang ina ng laging saklolo. Sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin, kami naway ipag-adya sa mga panganib at ilayo sa kasalanan upang aming makamtan ang kagalakan ng iyong kapayapaan. Ito inihiling namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit, bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kaniyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga'y mag-asawa,
hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa'y mamuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda, sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta, haharap sa haring iyong mga abay ay kasama. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling, sa daigdig magahari, kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin.
Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan, sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo ay magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo ay magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo kung kayo ay pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagpapala o biyaya. Ito po mga kapatid ang tawag ng mga homeless sa food packs na kanilang nakukuha. Biyaya. Sa tuwing kami po ay nagdi-distribute ng mga food packs sa mga eskinita at kalye na kung saan sila ay natutulog, pag nakikita nila kaming sumisigaw ng biyaya, sila po ay agad na pumipila. Biyaya kung ituring nila ang isang maliit na karton na may lamang kanin at ulam. At ang puso ko po ay nagdurugo at naaantig sa ganitong eksena. Sa gitna ng kanilang kasalatan at walang oportunidad na makapagtrabaho ngayong may pandemya, nakikita pa nila ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang winika ni Jesus, ang Beatitudes, ang mapalad. Mapalad ang mahirap. Mapalad ang mga naghihinagpis. Mapalad ang may mga mabababang kalooban at mahabagin. Mapalad ang lahat ng may hina sapagkat sila daw ay may gantimpala sa langit. Pero kailan pa talaga naging mapalad ang isang taong mahirap? Kailan pa naging mapalad ang isang taong nahahapis? Kailangan nating tingnan kung ano ba ang ibig sabihin ng mapalad. Ano po ba ang ibig sabihin ng mapalad? Beatitude, or from the root word, beati, na ang ibig sabihin sa Latin ay masaya. Mapalad ang isang tao kapag siya ay masaya. At ang pagiging masaya ay isang tanda ng kabanalan. At ang bawat isa, lalo't higit na ang mga nangangailangan, ay laging binibiyayaan ng Diyos. Lagi tayong pinapasaya ng Diyos. At tayo po, minsan, ang kanilang biyaya at sila ang biyaya natin galing sa Panginoon. Magandang itanong sa atin ngayon, mga kapatid, kung nakikita pa ba natin sa ating buhay ang pagpapala ng Panginoon? Sa tingin mo ba, ikaw ay nagiging biyaya rin sa iba? Napapasaya pa po ba natin ang ating mga kapwa? Naaakay pa ba natin sila sa landas
ng kabanalan. Nawa po ay lagi nating tatandaan na tayo ay laging binibiyayaan ng Diyos. Tayo ay mapalad, kaya sana tayo naman ang maging biyaya para sa iba. Siya nawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga alay at panalangin, punuin mo ang aming mga puso ng liwanag ng iyong Espiritu Santo at turuan mo kaming sundan ng Birheng Maria sa paghahanap sa iyo sa lahat ng bagay at sa pagsunod sa iyong kalooban ng may kagalakan. Ito inihiling namin sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Berheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Berheng bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh, my God.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming C.Ss.R. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. At magbigayan po tayo ng tanda ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa mga may sakit. Sandali po nating alalahanin ang mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiling mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Manalangin tayo. O Panginoon, patataginawa ng sakramentong aming tinanggap ang aming pananampalataya at patuloy nitong buhayin ang aming pag-asa sa pagbibigay parangal namin kay Maria, ina ng laging saklolo, papag-alabi nawa ng kanyang pananampalataya ang aming pagsusumikap na kalooban mo'y sundan at paglingkuran ka ng may katapatan. Ito inihiling namin sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang pagmamahal ni Jesus. Salamat sa Diyos.